Sunugan ng bahay ang nasa 20 pamilya sa Cebu City. Sa Tapas Capiz naman, nailigtas ang isang lalaking may problema umano sa pag-iisip mula sa nasusunog na kubo. Ikinulong umano siya roon ng sarili niyang kaanak. Makibalita tayo kay Nenita Hobilia. Walang tigil sa pag-iyak ang lalaking ito, makaraan siyang magtamo ng matitinding paso sa katawan nang masunog ang tinitirhan niyang kubo sa Barangay Ilaya sa bayan ng Tapas Capiz. Ayon sa pamangkin ng biktima, ikinukulong umano ang kanyang tiyuhin sa naturang kubo. Mismong pamilya raw nila ang nagkulong sa lalaki dahil may problema umano ito sa pag-iisip. Mag-isa lang siya sa kubo nang sumiklab ang sunog. Parati raw na ninigarilyo ang biktima, kaya posibleng itinapong upos ng sigarilyo ang sanhi ng sunog. Nakagawa naman daw ng paraan ang mga kaanak ng biktima para mailabas siya sa nasusunog na kubo. Ginwasak ang labi, upos niya ang balay. Ginagamot na ngayon ang biktima. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang pamilya hinggil sa pagkukulong umano nila sa lalaki. Sa Cebu City, wala ngayong matuluyan ang nasa 20 pamilyang nasunugan sa Barangay Inayawan. Ayon sa mga bumbero, sa bahay ng pamilya Bakalso nagsimula ang sunog dahil daw ito sa problema sa linya ng kuryente. Ang among kuha na ni electrical yun gihapon kay among gipamunta na, wa man sila magluto. Sa Kabuuan, 12 bahay ang naabo habang napinsala rin sa sunog ang bahagi ng 4 pang bahay. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Tinatayang na sa 100,000 piso ang halaga na napinsalang ari-arian. Nenita Hobilia, Nagbabalita, Pilipinas.